Hatiin ang apple sa dalawang bahagi. Gumamit ng tissue paper para paglagyan ng ating ma-extract na seeds. Kung nahihirapan sa pag-extract ng buto, gumamit ng tweezer para madaling makuha ang buto sa ating apple. Ihanay na mabuti ang bawat buto na may pagitan para di sila magkadikit sa pagtubo. Kung sa tingin nyo'y labis ang tissue, gumamit ng gunting at putulin na excess na tissue para sa ganon ay tama lamang ang tissue na magagamit. Itupi ang tissue sa magkabila para matakpan ang mga seeds. Sa pagtupi, siguraduhin magkakahiwalay pa rin ang mga buto para ang pagtubo nila ay maayos. Kumuha ng tubig at bahagyang basain ang tissue paper na may seeds para sa germination process nito. Mapapabilis ang germination process ng seeds pag ito ay hindi masyadong basa. Pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na jar or tupperware kung saan pwede mong ilagay ito doon para ilagay natin sa ref. Hinati ko sa dalawang bahagi ang seeds para sa maliit na jar para sa ganon ay hindi ito magsasama-sama.
Lagyan ng petsa ang germination container para malaman natin kung kailan o ilang araw ang pagtubo nito. After a week, kapansin-pansin na ganito na ang kulay ng tissue, tanda na malapit na itong tumubo. Tingnan kung ilan na nag-successful germinate. Piliin kung alin ang pwede nang itanim at hindi pa. Mag-prepare ng potting soil mix na pagtataniman ng mga germinated seeds. Sa pagkuha ng germinated seeds, gumamit ng tweezer. Iwasang masira ang roots ng seedlings. Bahagyang itanim ito sa pot na hindi malalim para makatubo ito ng maayos. Lagyan ng date ang mga tinanim na seeds.